Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jesse dito sa ating dulaw. Love and Memories. Nakita kami ni Lorna na magkasama ni Jojo. Kaya lawapin sa amin at nagtanong kung may relasyon kami. At sinagot ni Lorna na ako ang nobe niya. At nakita ko sa mukha ni Jojo na hindi tanggap ang pagkabit ko niya. Kaya kinausap ang mga barkada niya para bugbugin ako at mawala sa landas niya. At ang akala ay ako ang nabubo. Ah! Nandun na mga kabarkada ko para hintayin ang Jesse na yon at sa kanilang bubugin para mamatay na, para mawala lang siya sa landas ko, para akong magtatagumpay kay Lorna. Ngayong gabi ang usapan, nahaharangin ang nobyo ni Lorna at bubugin hanggang siya mamatay doon sa tabi ng tulay na dadaanan niya para walang makakita sa gagawin nila. Para walang saksi sa magiging mangyari. Ako ang magtatagumpay sa puso mo, Lorna. Ngayon, nandun na yung mga kabarkada ko naghihintay para tapusin ang buhay ng lalaking yon. Tulong! May pinupugpog! Tapos na ang problema ko. Dadalawin ko bukas si Lorna at pipilitin ko na siyang sagutin niya ako. Imposible man na hindi pa niya ako sasagutin kung malaman niya na wala na ang mahal niya na nobyo. Patay na siya! Naku, Juan. Talagang hindi na tumitigil ang paggawa nila ng masama sa kapwa. Kahit na walang kasalanan sa kanila. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? May mga lasing ko na naman na nagwala ng gula. Hindi, Juan eh. May isang binata na napagkamalan nila. At siya ang ginantihan. Ha? Buti na lang at nakaligtas sa kapamakan. Siguro mga adik na naman ang gumawa noon ng ganyang klaseng gulo. Napagtripan nila siguro. Hindi man lang masaway ng mamagulang. Dapat na gamitin nila ang kanilang karapatan bilang magulang na magturo ng magandang aral sa mga anak. Kawawa ang nabibiktima nila eh. Talagang kawawa. Mabuti na lamang at ang nag-iisang anak natin, mabuti siya. Mabait. Tingnan mo ngayon, siya na ang sumusuporta sa mga pangangailangan natin. Sana hindi siya madaliin na magpakasal ng nobya niya para tayo pa rin ang makikinabang sa sahod niya. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Alam ni JC ang tungkulin niya para sa atin. Dahil wala naman tayong trabaho eh. Kaya siguro naman may kahati tayo sahod niya. Hindi bale. Ang importante ay hindi niya tayo pinapababayaan. At sinusuportahan pa rin niya tayo. Thank you.
Sigurado ko nito. Kung sakaling magsalita ang mga inutusan ko, nabugbog sa nobi ni Lorna. Mali ang taong nabugbog nila eh. Sana hindi tinuro ng mastermind na ako ang nag-utos sa kanila. Kung hindi, baka makulong ako kung magre-reklamo ang taong yan kahit hindi siya nakita. Hindi ba siya umuwi sa bahay nila? Oh, buwisit ng lalaki yan. Saan kaya nagtatrabaho ang nobyong yun ni Lorna? Kailangan na malaman ko para doon ko nalang puntahan sa pinagtatrabahuan niya at sisiguraduhin ko na kapag ako ang gumawa, talagang mawawala na sa landas ko ang nobyo niya para maging akin na lang si Lorna dahil mahal na mahal ko siya. Ano, Beshi? Kumusta ka na? May napasukan ka na ba? Siyempre, ako pa. Pero sa elementarya lang, mas mabuti yun kaysa mag-standby at di ko magamit ang pinag-aralan ko. Sa bagay, pwede naman. O yung mister mo, saan nagtatrabaho? Ay, Juan Lorna. Nagpatay na siya ng motor shop na nag-aayos ng sirang sasakyan. O, kayo ni Jesse, kailan naman kayo kakasal? Huwag mo akong kalimutan, ha? Oo naman! Ikaw pang matali kong kaibigan na wawawala sa importanteng okasyon. Hindi pwede yun, ano? Kaya alam mo, ang balak ko, pag uwi ni Jesse, ipapakilala ko kaagad kay Mami. Ha? Naku, Beshi. Sigurado na magugulat ang mama mo pag nalaman na may nobyo ka na at itinagong pa sa kanya. Sana hindi magalit ang Mami, ano? Dahil nagkaroon na ako ng nobyo, kahit hindi pa ako tapos, sana maunawaan niya ako kung bakit hindi ko kaagad ipinagtapat sa kanya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life. Si Lorna talaga. Lagi na lang nagpapadala ng picture niya. Kung saan siya pumupunta. Para lagi ko raw siyang maalala. May video rin siyang pinapadala para marinig ko ang buong boses niya. At namimiss na rin niya ako. Nagaya ko rin. Kung pwede, hilahin ko ng araw para makapagbakasyon ako. Huwag ko na lang papansinin. Para hindi ako mainip sa paghihintay. At pag nakilala ko na ang mama niya, ay hihingin ko na ang pahintulot niyang makasal na kami ni Lorna para wala nang aaligid sa kanya. Baka mawala pa siya sa akin. Mahirap na. Nang, eh, andyan ka na naman sa tabi ng bintana. Nalulungkot ka na naman. Ano bang problema mo? Minang, eh, bang problema mo? At para kang nakatangwa dyan na parang bata na may depresya sa utak. Eh, wala naman. Kaya lang, mahirap yung nag-iisang anak natin. Malayo sa ating piling. Hindi man lating makausap kung ano ang kalagayan. Alam mo, wala na tayong magagawa dyan. Malayong pinuntahan niyang bansa. Eh, lagi tayong naghihintay sa kanyang pag-uwi. May wag mo nang isipin. Huwag ka na malungkot dyan. Basta manalangin ka na lang na sana nasa mabuti sang kalagayan. Ganun lang yun. Yan nga ang lagi kong ginagawa eh.
para mailigtas sa anumang kapahamakan ang ating anak. Dahil siya lang ang tumutulong sa ating pamumuhay. Kaya lang, kung minsan ay hindi ko maiwasan na hindi siya isipin. Lalo naman ang mga balita na mga pirata na nanghuhostage na gaya nilang Seaman. Eh, oo nga eh. May napanood ko rin yung balita na pinasabog ng isang barko at may nadamay yatang Pilipino eh. May sana matigil na yung gera na yan na nangyayari sa ibang bansa. Eh, oo nga, Juan eh. Kawawang mga biktima na walang kasalanan. Bakit ganoon ang ginagawa ng mga terorista? Wala silang pakialam pag may mamatay sa kanilang pagpapasabog. Sana hindi madamay yung barko na sinasakyan ni Jesse. O, hindi naman siguro. Dahil sa Amerika naman sila naglalakbay. Kaya malayo doon sa mga bansang ginigira. Eh, ganun ba? Eh, nako, nawala ang kaba ko sa sinabi mong yan. Natatakot ako kasi. Eh, baka may masamang mangyari sa anak natin. Sana ligtas siya palagi sa kapahamakan. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Minsan mabuti naman natyambahan kita dito sa mall, Lorna. Sana mapagbigyan mo naman ako. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Pwede ba? Huwag mo akong istorbuhin dahil wala ka ng pag-asa. May nobyo na ako. Di ba naman kayo kasali? Malay mo. Pag nakakita niyo ng ibang babae, pinagtatrabahuan niya. Hindi siya ganon. Dahil napatunayan ko na tapat ang pagmamahal niya sa akin. Ako, huwag kang magtiwala sa mga lalaki ngayon na tulad ko. Bakit? Ilang taon na ba kayong may relasyon? 6 na taon na. Kaya wala akong takot. Napalitan niya ako. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang husgahan. Dahil kahit anong gawin mo, siya pa rin ang mahal ko. Bakit? Sasaya ka ba? Kahit hindi ka mahal ng gusto mo? Oo naman. Dahil may pagkakataon naman na pag-aralan yung pagmamahal ng isang tao eh. Di ba? Tama ako. Ang ibig mong sabihin? Ipipilit mo pa rin ang yung gusto kahit ayaw ka ng babae? Kahit alam mo na may minamahal na ako, ganun? Oo, Lorna. Kahit anong mangyari, hindi ako titigil na sunod ka. Hanggang matutunan mo akong mahalin. At sana, dumating ang pagkakataon na huwag mo akong pagbabawalan. Bakit, Bes? May problema ba? Parang ang bigat ng problema mo eh. Akalain mo ba naman? Nakita ko ni Jojo at isinisingit niya naman ang sarili. Bakit hindi ba niya alam na may nobyo ka na? At baka magpakasal na kayo kung dumating si Jesse. Eh, ang problema, hindi ko pa naipagtatapat kay Mama na may nobyo na ako. Hindi na problema yan. Basta ipakilala mo agad si Jesse pag nagbakasyon. Para mawala ng problema kung mo kay Jojo. Kailangan na talaga na magpakasal na kami sa lalong madaling panahon para hindi samantalahin ni Jojo ang pagkakataon. Yun na nga eh. Ang pinangangambahan ko, baka makaisip siya ng paraan kung paano kanya makukuha. Sige, tawagan mo na si Jesse para makausap mo siya at sabihin mo ang sinabi ni Jojo sa akin para marutas na ang aking problema. Thank you.
Aba, Juan, may pumarada na van dyan sa harap. May bisita yata tayo. Sino kaya yan? Eh, wag ko. Wala naman tayong kamag-anak na may sasakyan ganyan eh. Bagong-bago pa yan, no? Hintay na lang natin kung sino ang baba pa at malalaman natin kung sino yung bisita natin. Aba, maraming ibinababa na dala niya. Nako, balikbayan pa yata. Nako, Minang, eh, baka kay Kuya Donato. Ang mga yan, nagbalikbayan na siya. Eh, hindi lang sinabi sa anak niya na uuwi na siya ngayon. Eh, tama ka. Ay, siya siguro yung dumating. Nako, ang dami na namang pasalubong ang ibibigay sa atin. No? Eh, sana nga, para makatikim tayo ng mga imported na mga pagkain. Teka, Minang. Hindi naman si Kuya Donato ang nagbalikbayan eh. Eh, nako, sigurado na masayang-masaya ka, Minang, dahil sa pagdating niya. Eh, ikaw naman, Juan, binibitin mo pa ako eh. Sabihin mo na agad para malaman ko. Ikaw naman, Minang, oo. Bakit ah? Eh, sinabi ko lang naman na kung sino ang bisita, sasaya ka. Oh, sino pa bang inaasahan mong bisita natin? Kung hindi yung anak natin. At saka, sino pa ang nagmamayari ng sasakyan na yan? Kundi yung anak natin. Oh, tingnan mo, hindi ka na makaimik dyan dahil natulala ka, no? Nako, ganyan naman kayong mga talagang babae, oo. Nasyak ka, no? Dahil may sasakyan na yung anak mo. Jessie, anak, mabuti naman at nagkita ulit tayo. Akala ko matagal pa ang aking paghihintay sa iyo. Ang inay naman, maikling panahon lang ang pagtatrabaho ko. Pag naka-anim na buwan ako, ay may pahinga rin kami, kaya nakakapagbakasyon ako. Alam mo ba, anak, yung sinasabi mo sa amin na 6 na buwan ay katumbas ng mahigit 1 taon para sa amin ng itay mo. Magdiis muna kayo, inay. Ang ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya. At gusto kong makaipon para mapakasalan ko ng aking nobya. Aba, maganda yung naisip mo, anak. Siyempre, tumatanda kami. At ang gusto namin ay magkaroon ka na rin ng pamilya para alam mo na ang iyong kalagayan at makaipon ka pa para sa magiging anak ninyo. Opo, inay. May plano na po ako para sa amin ni Lorna. Sana yung matanggap ako ng mama niya para makasal na kami sa lalong madaling panahon. Ikaw ang bahala, anak. Kung ano ang desisyon mo, ay hindi kami hahadlang ng itay mo. Ang kaligayahan mo ang iniisip namin. Kung sino ang gusto mo, ay susuportahan ka namin. May kasama si Lorna na isang gwapong lalaki. Sino kaya yan? Teka, baka isa yan sa maniligaw niya. Sa tipo niya ay parang may kaya. Dahil van yung sinakyan nila papunta dito. Kaya hintayin ko sila dito sa salas para makilala ko ang kasama ni Lorna na disenteng manamit. At talagang pumili si Lorna ng hindi niya ikakahiya. Ah, Ma, magandang araw po. Ah, may kasama po ako, si Jessie. Isa po siyang seaman at may mataas na posisyon sa kanilang kumpanya. Magandang gabi po, Ma'am. Kinagagalak ko po kayong makilala. At sana magkasundo po tayo. Ah, Mama, pasensya na po kayo ah, kung itinago ko na may nobyo na ako.
Mula nang mag-aaral pa ako sa kuleyo eh, pinatapos niya ako para wala po kayong masabi sa kanya. Masaya ako. Dahil sinuportahan ka niya. At siya ang naging inspirasyon mo sa iyong pag-aaral. Salamat sa iyo, iho. At hindi nasira ang pag-aaral ng aking anak. Siguro naman, may plano kayong dalawa. Opo, Mama. Nag-usap na kami ni Jessie dahil may ipinipilit ang sarili sa akin. Kahit alam niya na may nobya na ako. Aba, dapat na mabigyan ng leksyon ang mukong dayon. Bakit niya pinipilit ang sarili niya? Kahit alam niya na may nobyo ka na. Akong bahala. Para hindi na siya makalapit sa iyo. Ano pong gagawin ninyo, Mama? Ano? Ano kaya ang plano ng ina ni Lorna para hindi na siya malapitan ni Jojo? Makaibigan, huwag ninyong kaligtaan ang subaybayan ng pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jesse dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dulang ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.